kahapon, kahapon kasi merong mga nagsasabi, oh bakit banat ba eh, si Isko, papapasukin daw niya ICC. Pero hindi nila nabasa yung tanong doon na hahayaan ba ni Isko na usigin, di ba, ang Pangulong Duterte? Doon sa apat na may yagballs na umaten ng interview, siya lang ang nagsabing hindi siya papayag. Ibig sabihin, papasukin lang niya yung ICC bilang turista. Hindi sila pwedeng gumawa ng hakbang na parang ang dating aasal mga judge dito. Diba? Ibig sabihin, okay, sige, yan kayo. Pero huwag kayo mangingialam sa justice system namin. Oh. Ang daming yung nagalit doon. Oh, yung mga tanso, galit na galit sila. Oh, tamo na. Mga ganun kagad sila. Tamo na. Oh, bakit pa babasukin ni Isko ICC? Oh, bakit siya babalik tayo sa ICC? Ganun. Ha? Galit na galit yung mga tanso. Ngayon, biro. Natawa tuloy ako. Tapos, kanina, biglang may lumabas kagad. To the rescue na naman yung network. May lumabas kasi na si Bongbong Marcos, agree din siya na pumasok ang ICC. So yung mga tanso, nalito bigla, sandali, binabanata namin si Isko eh. Tungkol sa ICC. Oh, totoo. Binabanata nila si Isko tungkol sa ICC, dinidiin nila eh. Tapos biglang sabi ni Bongbong Marcos, ako din, payag din akong pasok ICC, pero as turista lang din. So pareho lang sila. Hindi, pareho lang sila ng sinabi. Pero wala naman, hindi na nila mabanatan. Bakit? Amo na nila eh. Alam mo naman yung mga logbo. Diba, mga bingi yung mga yan eh. Diba? So ito. Panoorin niya, to the rescue! This is SMNI News Channel. Truth that matters. Sakaling manalo sa pagkapangulo, sinabi ni aspiring President Bongbong Marcos na papayagan itong makapasok sa bansa ang grupo ng International Criminal Court, ngunit bilang mga turista lamang. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Val Divina Gracia. Papayagan bumisita sa Pilipinas ang grupo mula sa International Criminal Court o ICC ayon kay Bongbong Marcos sakaling manalo siya sa halalan. Subalit binigyang diin ito na bilang turista lang at hindi bilang investigador hingga sa War on Drugs ng Duterte Administration. Sa madaling salita, same sila na sinabi ni Isko, okay lang yung ICC pero hindi pwedeng mag-imbestiga. Diba? Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Yun din naman ang sinabi ni Isko kahapon. Okay, sige, sama tayo ulit sa ICC. Pero hindi nyo pwedeng usigin si Pangulong Duterte. Di ba sabi niya nga no? Tapos nagalit yung mga tanso. Ngayon, hindi na sila makapagalit ngayon. Paano sila magagalit? Ano sasabihin nila? Wala. Kasi sinabi na ng ano nila eh. Sinabi na ng amo nila na ganun din ang sagot eh. Ganyan ho. Ganyan ka-double standard itong mga tanso. Kaya ho talaga sa totoo lang silang salot sa Pilipinas eh. Double standard eh. Ulitin ko, yung mga tanso ay hindi loyalista ha. Magkaiba ho yun. Iba ho ang loyalista sa tanso. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan noon pa. Ha? Nung inintroduce ko yung salitang tanso, magkaiba yan. Iba ang tanso sa mga loyalista. Meron mga loyalistang talagang gusto nila iboto kasi may dahilan sila. Itong mga tanso, ito yung mga followers ni Sangkay na niniwala na merong gold. Ha? Yan ho yung mga tanso. Yung mga tanso na mga bulag-bulagan at saka bingi-bingihan. Magkaiba ho yun. Kasi meron na ho mga kilala na loyalista. Sabi nila, oo, hindi perfecto si Marcos, may mga ganito. Pero among all the candidates, sa tingin ko siya na yung pinakamaayos. I have no problem with that. Yung mga ganong klaseng loyalista, na okay. Hindi perfecto si Marcos. May mga pagkakamali siya. Pero among all the candidates, siya ang tingin naming mas may karapatan. Okay lang sa akin yun. Ang sinasabi kong tanso, ha? Yung kahit anong gawin ng amo nila, walang pagkakamali. Kulang na lang, sambahin talaga nila. Abutan nila ng ano, ng sampagita. Yan o mga tanso. Sa kakaramihan o dyan,
Yung mga bumabanan sa akin? Mga tansu yan. Ayon kay Bongbong, hindi na kailangan pumunta pa dito sa Pilipinas ang kinatawan ng ICC para mag-imbestiga dahil functional naman ang korte ng bansa. Anya, maaari lang manghimasok ang ICC kung walang judiciary na nag-ooperate sa bansa, may pagkalugmok sa ekonomiya o kaya'y giyera. Pang-iinsulto rin ito ayon kay Marcos sa Pilipinas bilang malayang bansa. Noong November 2021, nagpadala ng formal na request ang bansa kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan na isuspende ang imbestigasyon hinggil sa umano'y extrajudicial killings ng war on drugs. Sinagot ito ni Khan at sinabihan ng pre-trial chamber ng ICC na temporaryong suspendido muna ang kanilang pag-iimbestiga hinggil dito. Nagulat Val Divina Gracia, SMNI News. Subscribe. Ayan, okay. Tapos, ito pang mga tanso, bigla nagpapakalat naman. Ah, tuwan-tuwa sila nung bumanat si Pangulong Duterte. Naku, iskuyan. Ah, tignan mo ha, ganito, ipo-point out ko sa inyo kung anong klaseng utak ang mga tanso. Double standard sila. Nung si Pangulong Duterte, binanatan si Bongbong Marcos at talagang sinabing weak, spoiled, at saka may bagahe, alam na this. Di ba? Sinabi nga nun, salamat John Nielias, yuhu, ayoko siyang iwi. I don't know, ngiwi. Di, totoo naman, di ba? Nung binanatan ni Pangulong Duterte, etong si Bongbong Marcos, sabi nito mga tanso, matanda na yan eh, ba't kayo naniniwala dyan? Anong ebidensya niya? Ganyan sila. Galit na galit sila. Yung isang babaeng, ewan ko kung saan pinulot yun. Kesyo sinasabihan pa si Pangulong Duterte na, basta masasama. Kabastusan. Ang sinasabi. Diba? Tapos, nung biglang may pinarinig si Pangulong Duterte na hindi pinangalan ng kurap, biglang sasabihin nila, tama yan si Duterte, tama yan si Duterte. Biglang naging tama na. Ang lupit nyo talagang mga tanso. Talagang yung prinsipyo nyo sa buhay, sabit-sabit. Biglang naging tama na si Pangulong Duterte. Dati binabastos nyo, ayaw nyong paniwalaan. Nagagalit kayo, bakit binabanatan si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, biglang, tama si Duterte. Meron nga, kurap. Kasi nga, kurap. Kurap. Porket yung marites ninyong vlogger, nagpaparinig na kesyo ang pinapahiwatig si Isko daw, naniwala naman kayo. Hindi ganun kagad kakagali. Ako, ulitin ko ha. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi ni Pangulong Duterte na kurap. Okay? Bakit ba't ka-smile ka? Wala alam, bakit ba? Hindi ako sure kung siya. Okay, hindi ako sure. But whoever that person is, I would really respect the opinion of the president. Gagalangin ko yun. Bakit? Siya ang talaga may hawak ng impormasyon na yun. Di ba? Siya ho talaga ang merong hawak ng impormasyon na yun. So sigurado kung alam niya yung kanya sinasabi. At ulit-ulitin ko, mabigat na timbangan para sa akin yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Abangan na lang natin. Huwag nating pangunahan si Pangulong Duterte.